Gusto nyo bang matutong mag-drawing? Kung oo ang sagot nyo, panoorin ang video na to. Isang magandang araw po mga ka-drawing. Ako po ang inyong art guro, si Maestros Obra. Isang guro, at gusto pong ibahagi ng libre ang aking kaunting kaalaman at talento sa inyo mga ka-drawing. Paalala lang po, sa mga hindi pa nagsasubscribe, huwag po kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell sa ibaba ng video para po updated kayo sa mga susunod na videos. Ang pag-drawing po ay may dalawang paraan, ang freehand at ang mechanical drawing. Ang una kong ituturo sa inyo ay ang freehand or sketching. Dahil ito ay walang maraming kagamitang kailangan, lapis, papel, at lamesang pagdodrawingan ay obra na. Umpisahan na natin. Sa pagdodrawing ay dapat na wasto ang pagtatasa o sharpening ng lapis. Huwag sobra ang tulis. Dapat ay sapat lang para malayang maigalaw ang kamay kaya tinawag na freehand drawing. Pag-aralan din ang tamang paghawak ng lapis at pwesto ng mga daliri. Ang unang activity ay ang magsanay sa pagguhit ng mga linya, straight or two-width at curved lines. Sa pagguhit ng linya ay may tatlong paraan. Una ay ang paggamit ng dots or points, kung saan ang goal ay doon mo dadalhin ang dulo ng lapis habang pinananatiling straight ang mga lines. Hindi kailangang madiin ang unang pagguhit upang madaling maipantay ang linya at madali ring ma-erase kung kailangan. Ito ang tinatawag na sketch. Pangalawa ay ang paglalagay ng putol-putol o may liit na guhit upang masigurong pantay o straight ang mga linya. Ang pangatlo ay ang connect the dots. Ang mga paraan o techniques na nabanggit ay maaaring sanayin hanggang maramdaman mo na sa iyong sarili na kaya mo nang gumuhit ng pantay-pantay at may harmony na ang bawat isang linya. Sa ganitong paraan ay makakalikha ka na ng mga hugis o forms at ito ang gagamitin mo sa paglikha ng obra maestra. Sa pagguhit ng bilog ay maaaring gumawa ka ng square at hatiin ng linya sa apat at lagyan ng X. Markahan ang hugis ng bilog at guhitan ng pakurba. Dapat mong tandaan na may kasabihan tayong practice makes perfect. Kaya marapat lamang na magsanay para matuto. Hanggang dito na lang mga ka-drawing at abangan ninyo ang susunod kong video kung paano mag-drawing ng mga tanawin o view. Dito natin i-apply ang nalaman o natutunan ninyo dito sa tutorial na ito.